Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, panoorin natin itong mainit at matapang na interview ni Remulla. Ito ay bagong inappoint ni BBM as DOJ Secretary. Okay, ito ay in-interview ng Pastor Apollo Quiboloy na programa. Okay, so panoorin natin itong about ABS-CBN franchise na interview ni Remulla, na matapang na sinagot ni Remulla ito, guys. Okay, pero bago natin i-play yan, mag-like and share. Okay, like muna, guys, like. At pagkatapos ng like, mag-comment dito sa video na ito, babasahin natin yan. Okay, mag-comment kayo kung ano ang iyong opinion tungkol sa ABS-CBN franchise na sinagot nitong si Remulla. Okay, and subscribe to my channel Donmar TV. Subscribe and then hit the notification bell so that you will be updated with my latest news tungkol kay BBM. Okay, so panoorin natin itong video na ito. Okay, play. And in 2020 po, you were one of those in the Congress who put the nail in the coffin, so let me say, for the franchise renewal of ABS-CBN. Yeah, can na. You share a quick look back on what happened to the then broadcast giant and what lessons should Filipinos learn from that controversy? Media power, ang poder ng media. Media, the power of media is so enormous that it can affect cultures deeply. And people deeply. Mm-hmm. And even in our constitution, it was written in such a way that all media must be owned by Filipinos. Yes. Within the country. Okay. No? Because of our historical experiences. Yan pa lang, ha? Sabit na ang ano dito? Ang ABS-CBN. Yung pong panahon ng Kastila, from the pulpit, ang mga pare, ginawa hong in-enslave po mentality ng Filipino. Yes. Nung panahon ng Hapon, ganun din, brainwashing and coercion. Mm. At nung panahon ng Amerikano, ganun din naman ang nangyari. Mm. Talagang minabrainwash nila ang mga Pilipino. Nawawala na gusto nung, kasi yun nga ang naging problema. Kaya ang ating pong saligang batas ay malinaw na dapat owned by Filipinos. The power of media is so enormous that we do not want history to repeat itself. Mm. And ang nangyari po dito, a franchise is a privilege, pero ginagamit po yung prangkisa as a weapon against the government and a culture and a people. They were already dictating our culture. Ay kayo dito, ABS-CBN. And it was not good for the people. Hindi na ho maganda ang lumalabas. And of course, the abuses were there. Abuse, hindi nga abuse of right. This is abuse of privilege. Privilege can be taken away at a time. So we decided that to fight it out. Buti na lang may mga nakasama po akong tulong na magkaroon ng ruling na ganyan. Naghirap kami na mag-aral, mag-research. At finally, nakuha ho namin yung bote na kinakailangan ng committee. At yung mga violations ng giant network na ito noon, nailahad naman, and they were given also the chance to answer all of the queries that you had in Congress. Paano po nilang sinagot yung mga issues na yun? Yung unang tanong ko pa lang ho dun sa chairman nila, are you half Filipino or half American? Kasi parang doon palang hilaw na ho. Parang wala hong... Okay, ha? Listen closely itong tungkol sa kay Gabby Lopez na issue sa kanyang citizenship, okay? Wala ho siyang linaw kung anong kultura ang kanyang ine-embrace. Kasi pagka dalawang pasaporte, yung isa ginagamit papuntang pan-travel, pero pagka nasa Asia, the convenience of Philippine passport, yan po parang red flag yan. Parang ganun din. Ano ba yan? Yes, dapat alamin natin yan. Pero that's not really, it's not personal. Ang nakita ko lang ho talaga, we have to make them account finally for what they have, for the power that they have wielded through a franchise from government. And if you cannot account for the privilege given to you properly, then you don't deserve a franchise again. Yan lang po ang gist nun. Yung mga tax avoidance measures nila na parang talagang puts to shame our legal system. Alam nyo, kalaban namin dun,
kung tingnan nyo ang mga law offices na kanila hinire, di ka libre talaga, matataas. Mga 18, I think there were more than 18 law offices helping them. Ang panahon na yun, kami po, we were on our own. Pero marami ho nag-volunteer tumulong from the outside. Most of the committee sat there as judges. Yes. They watched us as judges because they, if they will vote, we have to convince them of the evidence that, that is there. And finally, nakuha po namin yung iota of evidence needed para ho makasulat ng committee report that would terminate their franchise and refuse or maybe not allow them to get a franchise again. So, yung nangyaring yun, nagkaroon sila ng pagkakataong sumagot at nakita yung mga violations, yung isa yung hindi pagbabayad ng tamang buhis. Ano na yung nangyari ngayon sa usaping yun? After that they were not given a franchise anymore, hindi ba pwedeng yun ay talakayin muli? Bakit hindi nakapagbayad? Nakapagbayad na ba? Ano ho yan eh? Sa totoo po, that's the call of the speaker. Okay. Kung aming... Alam nyo no, ang galing ng tanong ni Pastor Apollo Quiboloy. Hindi nga siya bias nagtanong si Pastor Apollo Quiboloy. Eh, ang tanong ni Pastor is, pwede bang magbayad ang ABS-CBN sa kanilang mga tax? Pwede bang i-correct ang kanilang violations? Yan ang kanyang tanong. Okay, ito yung sagot ni Rimulya. Pong i-oversight pa itong bagay na to. Call po ng speaker yan. Yes. Call the franchise committee. We did our jobs already. Pero ang problema lang, hindi self-executing itong mga bagay na ito. Kailangan iutos. Dapat the NTC should do, do something about it. The BIR should do something about it. Aware naman sila ho sa committee report eh. Pero yun nga. So again, in simplest term, hindi madali ang ganyang proseso na babayaran na lang kaagad yung mga tax at i-correct yung mga violations. Hindi yan ganyan kadali, no? Marami pa silang dadaanan na mga proseso na mga agency na mag-work tungkol sa prangkisa nila. So hindi ito madali. Medyo mabagal ang coordination ng bureaucracy. Oh, mabagal ha. We did our job, pero sana po yung mga involved na iba, yung agencies, will also do their job. Now, we heard the Congressman, they are going to use some media broadcast network like BIM to be able to broadcast again, like parang sumakay sa isang media network na ito na binigyan din ng franchise para may balik yung kanilang newscast, yung tulad ng TV Patrol. Is that legal or... is that something that should be looked into by the NTC? Ganun po. Basic premise ho yan, no? What you cannot do directly, you cannot do indirectly. At dito po, diretso namin sinabi, hindi na ho pwede ang prangkisa nyo. Yung prangkisa ho yan, entails... So ito lang yung nangyari eh. Yung ABS-CBN na wala na ng prangkisa, kumapit ng ibang prangkisa, a certificate of public necessity and convenience. Para ma-air yung kanilang news ba? So, pwede na sila makapagbalita doon. Pwede na agad gagawin yung mga nakaraang ginagawa nila. So, so magiging bias na naman yung mga ano eh, mga galawan eh. So, yan eh, franchise yan eh. Pag ito po ay kanilang gawin, siyempre, meron pong problema na lalabas. So, yun po. For short, ang explain ni, ano dito, ni Congressman Rimulya, yung pagkapit ng ABS-CBN sa ibang prangkisa, no? Naki-channel sila sa iba para ma-air yung kanilang show, ay pwede itong imbestigahan na naman. Ay pag-aaralan upang makita. Kasi mag-terminate na ho ang Congress by June 3 eh. Yes. Baka, even by Wednesday, baka tapos na kami. So there's really no more time to do it again. It has to be the next Congress. But I think that we should just write, we will write letters to the NTC. Yes. To look into the matter so that this does not happen. Kasi yung block time po, block time arrangement, and then with the news angle, parang... You know, kahit
itong si Bongbong Marcos ay papayag na muling buksan ang usapin tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN, ay mahihirapan pa rin ang ABS-CBN. Ngunit marami itong proseso na idadaan nila. Yung kanilang mga violations, yung kanilang mga tax, at especially itong mga issue sa ownership ng ABS-CBN with Gabby Lopez, maraming sabit kasi ito eh. No? Sa madaling salita, maraming violations ang ABS-CBN that they do not deserve this franchise. Okay? Ito ang sinasabi ni Rimulya dito. Mahirap po yan kasi unang-una, the franchise of BIM is for them to use that franchise on their own. On their own, uh-huh. Yes. Uh-huh. And ang principle po rin, iisip ko rin, yung block time is not para bang binigyan ka ng privilege, inaabuso mo na naman yung privilege, ibibenta mo yung oras, uh-huh. And prime hours pa ibibenta nyo. Uh-huh. So ano nangyari sa content-driven franchise na binibigay sa isang network? So, yung BIM, binigyan ng airtime, prangkisa. Yung ABS-CBN ang gumamit. Para bang meron silang negotiation na babayad yung ABS-CBN sa airtime ng BIM. Hindi yan pwede, no? Kasi you are using the privilege that is given to you to the government na pininta mo yung airtime. Dapat po tingnan ng NTC yan. Yes. We will write the letters necessary for this. Oo. Parang na-abuse yung kanilang paggamit ng franchise na naman na yun, indirectly being used by others sa block time na alam nating wala ng franchise to. Yung pera, halimbawa, magkakaroon ng katuparan yan, yung perang tatanggapin ng BIM, halimbawa, dapat ba sa kanila o ibalik sa NTC yun? Dapat balik po sa NTC yan. Dapat balik sa NTC. O dapat hindi na hindi utanggapin ng BIM yan. Yeah. Kasi nga, dapat hindi nila bigyan yan. Mm. Ang ano dyan, nagre-report dapat sila sa NTC. Yes. Dapat na mamonitor sila. And, well, it's a cause for concern. Mm. Kasi nga, yung block time system has to be read clearly because kung ang tao ay binibigyan ng parangkisa at binibenta lang, what's the use of giving a franchise? Yes. Kasi dapat exactly. Talagang determinado ang outfit at capable. Yes. Kasi yun po, capability to to do the job ang ating hinahanap bago tayo magbigay ng prangkisa. Halimbawa, kung bus franchise ang binibigay o kaya iba-ibang franchise, kung kaya pa nila guys, no, ang ibig sabihin dito guys ba, like for example, no, rumerenta ka ng kwarto. Okay. Room. Okay? Nagbayad ka ng 5,000 sa room na nag-rent ka. Tapos, okay, 5,000 per month. Tapos ikaw, pinarerentahan mo yun rin yung room mo na, okay, 5,000 yung renta kong room. Okay? I will let this rent for 10,000 sa kaibigan ko. So parang ganun ba? So, what will happen sa yung may-ari ng nagpa-rent ng room. So syempre maano, 'di ba? Kagaya rin 'yan sa prangkisa ng BIM na pinarerentahan ng ABS-CBN na wala na ito sa ano eh. Yung sasakyan kaya ba nila i-maintain to safety standards. Meron din po dito broadcasting franchise is or ang airwaves po kasi this digital platform, we call that the patrimonial property of the state. Yes. Ang mag-aari, ang may-aari po niyan ay taong bayan. So, hindi po yan pinagbibili sa iba, yung oras na yan, para kumita. Kasi ang talagang ibinigay sa kanila ay responsibility to use the franchise for public necessity. Public service. Eh syempre, yan po yung news component. Mm. Public service, the news component. Public service yan. The rest of it is entertainment. Yung po entertainment, wala akong problema. Pero yung public service na yan through a franchise, dapat po talaga proven talaga may track record. And when you sell those hours and help somebody skirt the law, baka pati yung franchise ng BIM, pag-aralan po natin. Pati yung kailangan po ang NTC tungkol dito. Okay. That's okay. So, yan. Nagtatapos ang video. Okay? So, mahihirap talaga itong ginagawa ng ABS-CBN, guys. No?
Ang tanong dito kung makakabalik ba yung ABS-CBN para sa akin sa BBM administration, malabo ito guys. Marami talagang pwedeng mangyari na mahihirapan talaga ang ABS-CBN na ibalik ang kanilang prangkisa. Isa na dito ang kanilang violation ng owner ng ABS-CBN na itong si Gabby Lopez. Meron kasing complication sa citizenship niya kasi nag-dual siya eh. No? Dual citizenship. Yun ang isa sa mga highlights noong investigahan yung ABS-CBN. No? At saka itong latest na naman na ginawa ng ABS-CBN na naki-airtime sila sa ibang prangkisa. So ito ang dapat na namang i-face ng ABS-CBN by the time sa BBM administration. So ayan guys, for short, matapang na sinagot ni Remulla ang mga tanong ng programa ni Pastor Kibuloy na ito rin si Pastor ay owner ng isang SMNI channel. Ito rin ay merong airtime sa ating bansa, di ba? So, na-curious lang itong si Pastor na nagtanong tungkol sa ABS-CBN kasi careful din itong si Pastor na sa mga pwedeng mangyari sa kanyang channel din, di ba? So, ayan guys, hopefully, sino ba namang hindi gusto ibalik yung ABS-CBN? Mismo ako, gusto ko yung ibalik yung mga programa nila. Pero if kung ibabalik natin yung ABS-CBN at ganun pa rin ang kanilang gagawin, di ba? So wag na lang, no? Wag na lang. I hope ABS-CBN will learn a lesson about this the franchise renewal nila. Marami talagang violation at mali nang ginawa nila, di ba? So parang ganun na nga ang mga pangyayari. So wala na tayong magagawa diyan. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Like this video, like and subscribe to my channel Don Mar TV and hit the notification bell so that you will be updated sa mga this kind of news, okay? So see you in my next video. Hanggang dito na lang ito guys. And mahalin natin ang Pilipinas and God bless. Happy Sunday.